Hello mga mamshies and to all the plant lovers out there. Welcome po sa aking channel. And for today's video, magpa-plant feature po tayo. At ang i-feature ko po today ay ang Syngonium. So kung gusto nyo pong malaman kung ano po yung mga care tips ko and also kung paano siya i-propagate, just keep on watching. So ayun na nga mga mamsh. Ayan, kung makikita nyo po, ito yung aking albo na Syngonium. So, bibigyan ko po kayo ng mga care tips kung paano alagaan itong ating mga Syngonium. And I also have here my pink splash. Ayan. So, may mga konting pink. Konti lang. Pero sasabihin ko sa inyo later kung bakit konti lang yung kanyang pagka-pink. And isasama ko din kayo kasi ipopropagate natin siya. And also, itong aking Albo Syngonium ay kailangan na natin siyang i-repot dahil maliit na siya sa kanyang pot. So, alam niyo naman, pag nagpa-plant feature ako, lagi akong merong tatlong tinitignan. The soil, the light, and the water. So, let us start with the light. Actually, ang mga Syngonium ay they can really thrive sa medium to low light. Pwedeng-pwede rin siyang indoors, but of course, kailangan nyo siyang ilagay sa malapit sa may sunlight. So like sa window or sa may door, basta kailangan pa rin niya ng sunlight. And also, kapag nasa indoor siya, dapat nilalabas rin natin siya once a week para makatanggap siya or makareceive ng totoong sunlight talaga. Na kumbaga ng direct sunlight, but dapat until 8 PM lang kapag ilalabas natin siya. So, and also, kung indoor nyo naman plan ilagay yung inyong Syngonium, I can also suggest na bumili kayo ng grow light. And madami na rin siyang grow light sa Shopee or sa Lazada. Pero ako kasi, never pa ako nagtry ng grow light. So, yun na nga. Dahil yung aking mga Syngonium ay nandito sa aming shaded rooftop garden. Pero alam nyo, napansin ko, kasi nandun siya sa second layer ng plant rack ko. So, hindi masyadong nakakakuha ng sunlight. Kaya kung mapapansin nyo po, ayan, like this one, itong aking albo, napaka-minimal lang ng kanyang variegation. So, ayan lang yung kanyang mga white. Kaya plant ko siyang i-repot sa mas malaking pot para mailagay ko siya dun sa pinakataas na shelf ko. And para mas yung variegations niya mas lumabas. And also with this one, itong aking pink splash. Kaya sinabi ko sa inyo kanina na konti lang yung kanyang mga pink. Kasi ayun nga, napansin ko and na-observe ko na konti lang talaga yung sunlight na nare-receive nila kung saan sila nakalagay right now. So, very important talaga ang sunlight and yung kung saan yung ipapwesto yung mga plants nyo. So, for watering the Syngonium naman, ako, alam nyo naman na kapag nagbibilig kami dito sa house, we really make sure na dry yung kanilang soil. So, like this one, ayan, due na sila for watering talaga kasi very dry na yung soil. And also with this one, ayan, dry na din siya, so kailangan na siyang diligan. Ang pag-watering naman kasi, wala talaga siyang schedule. Kailangan nyo talagang i-check and i-feel yung soil kung talagang kailangan na siyang diligan. So yun talaga yung tip ko sa inyo mga moms. And for the soil naman, alam nyo ako, if mapapansin nyo, lagi akong nagtatry ng iba't iba. So, like this one, ito naka-soilless to. This one din naka-soilless. So, I think magta-thrive naman talaga sila whether loam soil or sa soilless mixture nyo siya ilagay. So, I think caring-caring talaga nila. And so, mag-start na tayo with our propagation tsaka repotting no ating mga Syngonium. So, ayan po, makikita nyo naman po yung kanyang mga aerial roots.
So, dito tayo mag-start, mag-cut. So, mga half inch. Ayan. So, make sure lang po na yung inyong pruning shears na gagamitin ay na-sanitize at malinis. So, let's cut it here. Ayan. So, this will be our mother plant na pink splash. And, ito po yung ating na-propagate. But, madami pa po siyang roots. So, pwede pa tayong mag-cut out. Mag-cut out. Parang ano lang, assignment sa school. So, pwede pa tayong maggawa pa ng iba. So, I think dito. Yeah. So, may roots na ako. So, 1 and 2. I think. Siguro pwede pa tayong isa pa dito. Kaso, isa lang yung dahon niya. So, I think dito na lang. So, meron tayong 1, 2, and 3. So, madami tayong nagawa. So, start na tayong mag-propagate. Meron kasi akong mga namatay na plant. So, pwede ko na siyang idiretso. Like this one. Siguro ito muna. Ayan. May root na naman din siya. So, pwede na natin siyang dito na nga lang. Ito. Ayan. So, tusok lang natin siya. Nakita nyo ba? Ayan. So, ito soilless to. So, ayan na. Done. And, meron pa tayo isang pot dito. So, siguro pagsasamahin ko na lang silang dalawa para medyo lush tignan ang ating singgonyo. That's it. So, meron tayong nagawang 2 pots of pink splash na syngonium. And, so, ito na nga yung ating syngonium albo na ire-repot natin sa mas malaking pot. So, ayan, ire-repot na natin itong ating syngonium. Ito yung mas malaking pot. So, ganyanin muna natin siya. Para hindi masyadong makalat. Ay, by the way, alam niyo naman na gumagamit ako lagi nung yung ganitong tape, pero net siya. Para lang hindi ko makalat yung soil or yung kanyang mixture kapag dinidiligan siya. So, dapat maingat na maingat. Iganto-ganto niya yung pot para mag-loose yung kanyang soil mixture. So, gagamitin pa rin natin siya. Ayan. Ayan. Okay. So, if you will see, ayan ang kanyang roots, diba? So, so far, so good naman yung kanyang roots. And, ginamit ko pa rin yung existing soil. Tapos, dadagdagan na natin siya ng aking soilless. Siguro, ipopropagate din natin to soon. Pero right now kasi, maliliit pa yung kanyang aerial roots. So, I think hindi pa siya ready. Tsaka, ilan pa lang yung kanyang ano. Iilan pa lang yung kanyang yan. Iilan pa lang yung kanyang dahon. Sakto itong aking soilless. So, medyo ano lang natin siya. Ayan. So, ito na yung ating na-repot na syngonium albo. Lang natin siya. Actually, pwede nyo rin ito lagyan ng pole eh. Wala lang akong available na pole. Pero ayan na siya. And of course,
Don't forget, lagyan ng fertilizer. Yan, yung aking Osmo pot. So, tansya-tansya lang naman ang paglagay. Lagyan din natin yung kanina. Hindi ko siya nalagyan. Yan. Yan. Okay. So, we're done with repotting our Albo Syngonium and yung mga nagawa natin na bagong Syngonium. And so, that's it for our plant feature ng ating mga Syngonium. Tapos na tayong mag-repot ng aking Albo Syngonium and marami na rin tayong nagawa na pink splash. So, that's it. And don't forget to like and subscribe po sa aking channel. Stay safe and God bless everyone po. Bye!